Welcome to channel ni Mama Dax at ni Papa Bex. Almusal po tayo. Yan! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bex. Kagigising lang po nila. Ba't dumidilim? Kagigising lang po nila. Ayan, nagpaluto po sila ng pansit canton. Yun po yung ulam nila ngayong umaga. Si Chrislyn pala, walang klase ngayong umaga. Maya pang tanghali yung klase niya. Yung kuya niya is nandun, pumasok na, kahapon walang klase. Ito, maganda na naman po yung panahon namin. Nagpapakita na po si Haring Araw. Kaya kagigising lang po nila. Mag-alas 8 na po. Tapos, si Papa Bitch, hinihintay po namin siya mula nang ihatid niya si Sansan. Ihatid po niya si Sansan kanina mga 15 to 7. Tapos ngayon, ano oras na? Alas 8. Inuubo si Papa Bitch. Uy! Alas 8. 8:40 na po. Sabi ko, ba't wala pa si Papa Bitch? Yun pala ay naano po siya. Na-slide po siya doon sa eskwelahan ni Chrislyn. Kasi nang papauwi na po siya galing paghatid kay Sansan doon sa Katmon, sa Gabriel. Habang papauwi na po siya, papasok na dito sa amin. Nakasalubong po niya yung dalawang anak ni Sir Regan. Papasok po dyan sa CIS sa pinapasokan ni Chrislyn. Pasado na La City. Sumali, hinatid muna niya pinangkas ng dalawang magkapatid. Hinatid niya sa CIS. Ang nangyari po, titigil na po sila, na-slide po sila ni Papa Bitch sa nung dalawang anak ni Sir Regan. So yung nangyari po, ipinangdepensa na hindi po sila matumba na lalo. Sorry po, hindi pa ako makapag-explain kung paano po nangyari. Basta ang sabi po ni Papa Bitch, yung tuhod niya, yung ipinagdipinsa po niya. Yan po yung nangyari kay Papa Bitch. Kaya pala nagtagal siyang nakauwi dahil hindi naman po niya dala yung cellphone niya. Yan. Tinawag mo na siya ng pinaka-lady guard dyan sa CIS. Drinisingan mo na yung sugat ng tuhod ni Papa Bitch. Mas lalong nadagdagan yung sakit ni Papa Bitch. Agoy, na nararamdaman yan. Yan, yung namamagan niyang kamay, naidiin din po niya. Tapos yan, umiinom na po siya ng medisinya niya para ubo, para sa diabetic. Agoy, Papa Bitch. Maraming dumadating na ano kay Papa Bitch. Biyaya daw ng juice niyan, sabi ni Papa Bitch. Ganon-ganonin mo yung ano mo, yung kamay. Para, ang sabi ng ni Dr. Wong, ganito, exercise ng daliri. 1, 2, 3, 4. Lahat, ginaganon. Ginaganon ko lagi. Isa-isa. Ha? Ginaganon ko. Sugad. Isa-isa. Sugad gan. Hindi ko pinipil sa KO. Hinay-hinay lang hanggang sa ganito. Matikom yung daliri. Ganyan, sige. 1, 2. 3. Tingnan niyo Papa Bitch, nagpapatawa pa rin 'yan kahit may sakit din. Nararamdaman. Para tayong
na sa tindahan ganun ganun. yung pusa, yung nagtatawag ng swerte, paswerte oh. Swerte. Si ganyan ka. Swerte. Si ganyan ka lang muna. Ay, swerte na. Yan si Sia, ganun din oh. Galing ni si Sia mag Oy, Crislin. Yan, linabas ko po yung mga hinangir ko, pinaparawan. Ang nangyayari po is, kanina mahangin. Ayun, yung iba lumayo. Napunta doon sa may, ano, sa may niyog. Yan, lumayo po yung ibang hinangir ko. Dumaan pala doon rin si tatay. Ang sabi rin si tatay. Oh! Namamotero. Yan, mahangin kasi, mahangin. Hindi naman masyadong malaki yung sugat ni Papa Bits, pero masakit po pag ganyang mga sugat. Mas masakit kaysa sa malaking sugat. Yan, kasi yung ano po yung tuhod niya po yung inano niya, itinukod, idiniin para hindi po sila matumba lalo. Safe naman po yung dalawang estudyante na angkas po niya. Yung isa, yung panganay sa kapatid yung nagtayo ng motor ni Papa Bits. Kasi ano, magpapartin na sana, marami daw maliliit na bato, kaya ayun na, na-slide. Hindi nakabalance si Papa Bits. Natumba sila. Masakit po yan, kahit ganyan na ano, sugat lang, masakit. Nagkulimlim na naman yung kalangitan, kaya ayan, sinilong ko na yung mga hinangir ko na inilabas ko kanina at mag-alas 12 na po. Pinaliligo ko na po si Crislin kasi ngayon po yung klase nila, bali half day. Iwan ko lang po sa sitwasyon ng panahon ngayon, baka naman pumariho kahapon. Pagdating ng mga hapon na mag alas 2 na is, bumuhos po yung malakas na ulan. Ang masaklap po nito, kung nandun na po si Crislin sa eskwelahan nila, is umulan. Problema na naman po mamaya pag sundo sa kanya. Pag umulan na naman, doon naliligo po sila, sumabay na si Sia. At si Papa Bilsan doon nagpapahinga sa kwarto. Dahil iniinda po niya yung ano, yung hapdi ng sugat niya sa tuhod. Kasi kahit ano yan, maliit na sugat, is yun talaga yung mahapdi. Na outbalance lang po si Papa Bits. Paparada na po sila. Na-slide lang yung gulong ng motor. Tapos na-outbalance, natumba po sila. So, yung tuhod po niya yung inano po niya. Ipinang-depensa po. Ingay si Bona si Sierra dahil meron po silang nakikita na pusa dito. Ayan, si Sanya at saka meron po siyang kasama. Ayan, boyfriend yata ni ano, ni Sanya. Ayan si Sanya. At boyfriend yata yan kasi lalaki yung ano, yung brown na pusa. Namamasyal po sila dyan sa ano, sa plaza na matubig. Ayan na nga, nag-uumpisa na pong umulan. Alas 12, imidya po na ng tanghali. Hinabihisan ko na si Crislin at aalis na sana sila ni Papa Bits. Ayan, umulan. Pag nagbabandang hapon talaga is talagang nag-uumpisa po yung pag-ulan. Hinabihisan ko na po si Crislin. Pinapag-ano ko po lang siya. Parang type B uniform. Paano yan? Umuulan. Pero sabi ng teacher nila kahapon, pag lumakas daw yung ulan, pwedeng hindi pumasok yung bata. Ang sabi ng mam mo? Kung malakas yung ulan, pwedeng hindi pumasok. Pwedeng hindi pumasok.
So, nangyayari ngayon, nag-umpisa na pong umulan. Ihahatid na po sana siya. Ayan, umulan na. Ayan, nagano na si Chrislyn. Nagsuot na ng jacket na ringkot. Talagang bubuhos ang ulan na to. Inaano ko lang muna kung lalakas o hindi. Kung lumakas, hindi ko po papapasukin si Chrislyn. Naano pa si Papa Beats lumabas. Parang natatamad kasi umuulan nga. Mababasa yung sugat niya. Ulan na nga. Hindi naman po nagpatumpik-tumpik yung ulan. Talagang tumuloy din po siya na umulan. So, ang ending po ngayon, hindi po makakapasok si Chrislyn. Yan! Natuwa na naman si Chrislyn. Dahil hindi makakapasok. Pag sumasapit talaga yung pahapon is umuulan. Ayan po guys, hapon na po. Nandito po kami sa likod ni Papa Beats. Dahil pupunta sana po kami ng merkado. Siya lang po natuloy dahil nagsundo po siya kay Sansan. Diretso na lang po bumili sila ng ulam. Dito na lang po ako sa tindahan muna bumili ng bigas. Na para hindi si Papa Beats magbalik-balik papunta doon dahil sumasakit na po yung tuhod niya ng dahil sa ano sa sugat kanina. Tapos ayan, nakatambay po ako dyan kila Madam. Sabi ni Madam na anuhan daw ng mayabas daw ng mayabas yung langgasan. Kasi si Madam Rose po yung nagluto. Tapos? Tapos ayan, anuhan po natin yung sugat ni Papa Beats. Ano din ba? Sino yung maupay? Ha? Ano ko? Lisingan? Lising? Oo. Yan ko na rin alcohol. Na? As may ada ni anbagan po lah. Namamagan na po. Pasok! Adi? Ha? Siya? Sila siya? Pasok! Pasok! Mainit. Sakto laman nga, kuwan. Kaya dapat ini mainit-init pa, hindi kuwan. Maano na po ang sakit? Pati dito na layo. Ha? Pati dito na layo. Nadanggas tayo. Ano ini? Kwan, baras pa ito, baras. Ha, yun. Ini na ito, baras pa ito. Ba't mo yun na rin? Kahit maliit, masakit. Ayan, namamagab. Ano ito, napaknit? Mm-hmm. Ang sulod ito, bato? Bahay. Ilig. Sugad. Okay. Tapos butangan tan alcohol. Ha? Di rin na? Iiyak na yan si... Iiyak na yan si Papa Beats. Aguy. Ang hapdi po. Amoxicillin? Buto may tinda nga da, amoxicillin. Kanina, wala ka magsisirin. Na pumalit pagpalit kong bugas.
Nagreklamo si Papa Bits, masakit daw. Ay, hindi rin ma... Sa kiki, kola, maganda. Ano, ano? Ano lang ba? Ano, namamanhid. Kanina daw, hindi niya nararamdaman yung sakit dahil namamanhid, namamanhid lang daw. Ngayon, nararamdaman na po niya yung sakit. Ha? Sakto na. Yan, kakain na po ka. Alita akong kuya di. Kain na po tayo. Wow. Itot akong. Hain ng kakuan. Hain, tingin mo. Paa? May napasugalin eh. Ano ito? Amoy ni tingin mo? Ang wings sa latim. Alin lalo. Alin takon. Sino tayo paghawak-hawak ka? Ayaw lagi pag... Mandol yun ang kapapa. Hindi natin ako. Aming. Sige. Okay. Yan, nagkakagulo dahil gusto yung paa, gusto yung wings. Kain ha, hindi yung ulam. So ngayon ang ulam po namin ayan is lechon manok. Lechon manok po yun. Ha? Oh, kayo ang tatla dapat. Wala mo mag-1 cup ito, baka nga ako. Wala pa mag-1 cup. Agoy, ano ko. Pabed, nasa ko na yata. Mahimok, papaluto doon eh. Hima, napagkan, nagkukuri ka. Nagpalutoy? Kwan? French fries. Oh, kasi nagkausap po sila ng mama nila. Kumakain yung mama nila ng French fries. Gusto ni siya kumain ng French fries. Kain tayo, guys. Sara namin. Ulam namin. Mawok. Pabili ng mama nila. Kasi naglodog mo. Kasi yung ulam namin po kahagabi is ito, akin naman, ano? Ate niya. Kuya. Yan si Papa Bitch, yung ulam din niya is lechon manok. Pwede naman po daw siya, basta hindi lang marami. Magmalamot dito. Sila po yung pumili nito ni San. Kasi hapon na po, diretso na lang. Pagsundo kay San, pero sila na lang po yung bumili ng ulam dahil kay San po nagbigay yung mama nila. Okay. Kunin po, Sara, wari mo na gamita. Nagkamay na si ano, si Chrislyn. Pretty na? Nagmahal na daw yung ano. Nag-gumbala ko siya. Yung lechon manok. Kasi dati ano lang, 265. Ngayon 280 na. Ang baso. Yan, si Siya. Tingnan nyo si Siya.